mga ka-Jewel TV. Tayo po ay mamimingwit mamaya kung gaganda ang panahon. Medyo may kapangitan ang panahon ngayon. Kaya ito muna ang ating gagawin. Ituturo ko po muna kung paano gumawa ng dingwit. Ito, nylon. Number 6. Number 4. Itong number 6, ito ang gagawin natin na bahayan. Ibig sabihin, balayan. Sa Bisaya, balayan. Sa Tagalog, bahayan. Ito po. Kuha po tayo ng mga sandipa. Sa Tagalog, ang dipa ay dupa. Parang magkalapit lang, parang ano lang, parang kamag-anak lang. Ito ha, sandipa, isa ka dupa sa Bisaya. Okay. Mamimit po tayo ngayon. Manguli tayo ng iba't ibang klaseng isda. So, ito muna ang gagawin natin kasi medyo may kapangisan pa ang panahon. Ayan po, isang dipa na po yan. Ayan. Ito po ang gagawin natin bayan. Okay. Tapos, ito naman ang para sa dingwit. Kukuha lang tayo ng isang dangkal. Dangkal sa Bisaya ay dangaw. Ang dangaw sa Tagalog, dangkal, isang dangkal. O, ito, ang dangkal na ito. Tapos, ito. Ganyan na po ang mga egi ha. Ito po ang pambingwit. Number 570. 570. Pang maliliit lang na isda ito ha. Hindi ito pang malaki. Pang malaki na isda naman ang huli natin. Ibang bingwit naman ang gagamitin natin. Yan, Kadiril TV. Yan po. Tingnan nyo po ng maigi. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay. Apat na tikos. Sa Bisaya, upat, kakuyo. Okay. Yan. Yan po. Gawa na. Yan, yan po. Siya. Ito na po ang paminwit natin. Tapos. Ay, tama. Ay, ito. Yan na po ha. Ano po, lagyan po natin ito ng ano, kunti na para sa pang lalagyan natin ng tinga o pang pamato. Okay, yan po. Wow. Yan yung pumayagi. Pulupot po natin ng isang beses. Yan. Pinulupot po natin yan ng isang beses. Yan. Yan. Okay. Tapos, ano? Ito na naman. Tutorial po muna tayo ha. Kasi medyo makulimlim pa. Baka umulan, baka lalaki ang alon, baka magiging malakas ang hangin. Ito ha. Okay. Tagal na. Isa po yan. Ano? Dalawa or tatlong bingwit ang ilalagay natin. Pero mas mabuti yung tatlo. Kukuha tayo ulit ng number 4. Ng isang dangkal ulit. Ha? Yan po mga ka-Jewel TV. Hindi lang po sa pamimingwit ang matutunan nyo sa YouTube channel ko. Kundi pati na rin po kung paano magsalita ng Tagalog sa Bisaya. At hindi lang po pamimingwit, pamimisda ang gagawin natin. Hindi, pupunta tayo sa iba't ibang lugar. Dalamin natin ang iba't ibang lugar. Tapos, pagluluto din po kung paano magturo, magluto ng mga bata, ng mga anak natin. Para hindi po masayang ating oras. At para matuto po magluto ang ating mga anak, turuan po natin sila. Ibigyan ko po kayo ng tip kung paano turuan ang bata magluto. Eh, ganun ang nangyari sa akin eh. Nung nabuhay pa ang ating ina. Sa Bisaya, ang nabubuhay, buhi pa.
ang akong mama. Sa Tagalog, yung buhay pa ang aking ina. Ganun pa rin po ang ginawa natin na sa una. Yan. Ito na po ang pangalawa. Po. Tatlong bingwit ang ilalagay natin. Kailangan po may distansya po sila para hindi magkagulo-gulo. Magkagulo-gulo, ibig sabihin sa Bisaya, magkagubot-gubot. Yan. Take note nyo po yan ha. Tagalog, Bisaya yan. Para kung sakali, kayo mga Tagalog, makapunta rito sa Mindanao, either sa Bisaya, marunong na kayong mag-Bisaya at makakaintindi na kayo kahit papano. Ito po. At sa mga Bisaya rin na makapunta sa Maynila, na hindi marunong mag-Tagalog, ito na po ang inyong chance para matutong mag-Tagalog. Kaya hindi lang po sa pag-inuit, pag-inisda. Ang atito po dito ay makatulong para magturo ng salitan, Tagalog at Bisaya. Huwag lang po yung English dahil hindi po ako marunong yan. Never po ako marunong mag-English. Never. Okay. Ano po ha? Pangalawa na po yan. Oh, pangatlo po. Ayan. Isang dangkal ulit. Tapos, nasa na yun. Ito, wala. Okay na, okay na, okay na. Kukunin mo natin tingga. Ito, mga ka-Jewel TV. Ito na po. Ito po ang gagamitin nating tingga. Para madaling pumailalim ang ating bingwit sa ilalim. Ito na po. Yan. Okay, ito po ang tingga. Ha? Ito na po. Ipupulupot na po natin yan, ha? Hindi, tingnan po niya na. Yan. Tingnan niyo po ng maigin, ha? Yan. Tapos, ganyan na. Hilayan. Hilayan niyo lang yan. Ang hila po sa Bisaya, birahon. Birahon ang hila. Hilain, birahon. Sa Tagalog, ang birahon, hilain. Okay, yan po. Okay, tapos, kukunin na po natin ang ating gagamitin para makumpleto na ang ating bingwit. Ito po. Medyo may kalakihan po ito. Number 20. Number 20 po ito na nylon. Ito po ha. Yan. Kailangan lagyan ito natin ng sibol. Ito po, sibol. Bakit? Ano ang purpose nito kung bakit may sibol? Para hindi siya mapupulupot-pulupot pag lagdag niyo sa tubig, sa dagat. Ito po. Kakabit po natin ang sibol. Po. Simple lang po. Ganyan po ha. Tingnan nyo po ng maigi. Yan. Yan. Tapos, parang, yan ha. Tingnan nyo po ng maigi yan. Yan ha. Yan. Tingnan nyo ng maigi. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na, kulupot. Sa Bisaya po ha, ang pulupot po ay parang ikot-ikot. Patutuyok. Okay. Yan. Yan po. Lain po natin yan. Okay. Yan. Tapos, ito na naman. Para kumpleto na. Tingnan nyo po na mabuti ang mga bingwit natin ngayon. Kasi, bawat lalim ng dagat, hindi po tayo mag-stay. O sa Bisaya, magpundo. Ha? Mag-stay. Hindi. Kasi hahanapin natin ang isda sa dagat. Hindi ibig sabihin, nandyan na tayo sa dagat, may isda na dyan. Hindi po. May mga lugar po na hindi maisdain. Sa Bisaya, na ay lugar nga, dili kayo isdaon. Okay. Ito po ha, tingnan nyo po. Sakali makapamingwit tayo ngayon, matuto tayo
Dito tayo maka ano naman dingwi. Iba't ibang klase ng isda po ang mauuwi natin ngayon kasi ano po lipat-lipat po kami ng lugar ngayon. Lipat-lipat kami para iba't ibang klase ng isda talaga ang mauuwi natin. Ano, mamimingwit po tayo tuwing gabi. Then, mamimingwit din tayo sa umaga. Ayan po. Ayan po, tingnan po natin yan. Ano mo, Agi? Okay po. Okay po, yan. Ayan. Dito na po yan. Ito po. Ayan ha. Tingnan niyo po ha. Okay, ito. Pwede na po itong gamitin mamaya. Okay. Ito ang pangalawa nating gagamitin. Hindi ito ang una nating gagamitin. Papunta natin kasi ano tayo, step by step. Uuna tayo sa mababaw kung anong isda ang makukuha natin sa mababaw. Sa Bisaya, mabaw, ha? Parang magkamag-anak rin. Mabaw, ha? Okay. Yan. Siguro ang lalim na ano nito is nasa 13 dipa o 30 kadupa sa Bisaya. 13 dipa sa Bisaya, 30 kadupa. Okay. Sa totoo lang po, ako po ay isang Bisaya pero marunong akong magsalita ng Tagalog kasi nakatira ako ng sa mga kamag-anak ko noon na nakatira sa Manila. Ito naman, ito ang una natin gagamitin. Ito po ay may tingga. Hindi ito. Itong tingga na ito, pinupulupot lang to. Hindi na po ito tinatali. Pinupulupot lang yan hanggang sa, yan. Tapos, alam, nakita nyo na kung paano ito gawin. Parehas lang ito sa yung kanina. Number 570. Okay, tapos na po tayo. Okay. Tapos, maganda na tayo kung anong gagamitin para ting iba. Yan. Ready na. Ito na tayo. Okay. Yan po. Panahon, medyo umaambon po. Yan. Pero, mamimingwit po tayo ng sandali ngayon. Yan. Ha? Okay. Yan. Ito po ang gagawin naming pamain. Sa Bisaya, paon. Pamain. Yan po. Ang tawag po niyan, umang. Sa amin, hindi ko alam sa Tagalog yan kung anong klase yan. Yan. Oh, yan. Yan po ang gagamitin naming pamain. Dalawang klase po ang pamain natin. O sa Bisaya, pa duha ka klase ang pamaon. Okay. Yan, marami na po siyang na dikdik. Sa Bisaya, na dukdok. Parang magkamag-anak lang, dikdik at saka dukdok. Parang kamag-anak lang. Yan. Ito po. Yan din po. Ito po, pamain din ito. Hipon. Sa Bisaya, uwang or ulang. Hipon sa Tagalog. Yan po, gagamitin po yan natin na pamain. Dalawang klase po, umang at saka hipon. Okay. Ito po ang box natin, lagyan natin ng hilo para hindi masira ang ano hipon. At saka kung mahuli tayong isda, presko pa rin dahil dyan natin ilalagay. Kung sa Bisaya pa, diri nato ibutang atong kuha ng isda. Sa Tagalog, dito natin ilagay sa box para hindi masira. Okay. Yan po. Ready na po tayo para mamingwit. Ito na po ang mga bingwit natin. Kailangan i-check po natin. Bingwit. Kamain, andyan na. Para pagdating natin sa dagat, ready na tayo. Ito po mga bingwit natin. At saka ito, lubid. Sa Tagalog, lubid. Sa Bisaya, pisi. Yan. Okay, punta na tayo sa dagat. Ay, saka, teka muna. May nakalimutan. Ito po, bugsay. Sa Bisaya, bugsay. Yan. Sa Bisaya, bugsay. Sa Tagalog, sagwan. Yan po, ready na po kami. Yan ang kasama ko, pamangkin ng asawa ko yan. Yan si... Siya po si Kyle. Yan po. Ready na po kami. Tayo na. Punta na tayo sa dagat. Yan po.
Ito po ang gagamitin natin. Bangka. Bangka ha. Sa Bisaya po, itong bangka, baruto. Ha, baruto. Bangka po sa Tagalog. Yan po. Kumpleto na. Kumpleto na. Sorry. Kumpleto na po. Yan. Dito tayo dadaan. Ilog pa po ito, ilog. Dito tayo dadaan sa ilog. Yan. Patungong dagat po yan. Okay. Yan po. Yan. Ready na po kami. Ready nang ready na. Yan po. Si Kyle po yan. Nagsasagwan na po siya. Yan. Po. Po, sapa po ito ha. Sige. Ang sapa po sa Bisaya, sapa. Ang sa Tagalog, sapa or ilog. Yan po. Yan na po tayo ha. Yan. Po. Dito tayo dadaan. Yan. Yan po. Si Kyle muna kasi ano na, medyo may pagod ng konti. Si Kyle muna ang mamimingwit. Hindi po tayo magtatagal ha, kasi medyo lumalakas na ang alon ng konti. Yan po, kung nakikita nyo yan ang alon, mga alon na yan. Yan. Yan po, medyo mahangin na po. Yan. May alon na po ng konti. Yan. Paglalakas yan. Wala pa po tayong huli. Sa Bisaya, wala pa tayong kuha. Shout out nga pala sa Floris Bruce Incubation. Nasa harap po ng ano, ng Sabungan. Ang kanilang incubation area sa Floris Bruce Incubation. Bukas, ano po, open po sila Sabado at saka Linggo. Saka shout out nga pala sa mga taga Barangay 24 Magallanes, Hinguog City, Misamis Oriental. Kayong mga taga Hinguog City, kung may itlog kayo na gustong ipapisa, pumunta lang po kayo sa Floris Bruce Incubation Center. Nandun po sila sa Barangay 25. Yan po, wala pa pong huli. Uwi na tayo ka Joel TV. Wala pa tayong huli. Hindi tayo magtatagal kasi medyo maano na po. Magkamay tayo sa alon. So,
pag gaganda ang panahon mamaya, mamayang gabi, mamamalaki tayo. Ibang bangka ang gagamitin natin. Hindi to, kasi maliit ito, hindi to pwede sa ano, naalong. Madali po itong mataog. Sa, ano po, sa Bisaya po, matulog ang mataog. Tagalog, mataog. So, hindi na tayo, babalik na lang po tayo sa susunod na araw. Wala po tayong muli ngayon. Sa susunod na araw pupunta po tayo sa ano, pupunta po tayo sa doon, may babaw po doon, tinatawag namin na puntod. Kapag medyo maganda ang panahon, pupunta tayo doon. Doon kahit hindi tayo manghuli, bibidyuhan natin ang isda, makikita natin. Punta natin din. Pero wag muna ngayon. Kasi medyo maano na. Delikado. Yung bangka na may makina ang gagamitin natin para hindi na tayo mahirapan magsagwan. Ayun po. Sa susunod po muli. Ito po si Joel Abincula sa Joel PD. Subaybayan nyo lang po ako. Hindi lang po sa pangingisda. Ulitin ko po. Hindi lang sa pangingisda. Hindi lang po sa paggawa ng mga dinwit, hindi. Ang main purpose ko po ay makatulong na magturo sa salitang Tagalog at saka Bisaya. Para at least naman po, may nai-share tayo sa ating mga kababayan sa ating po. Kaya po kami. Po, hanggang sa muli. Paalam po.